Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus ng Pinoy Tech Dad. Today, pag-usapan natin or tuturuan ko kayo kung paano mamili ng true wireless earphones kung sakaling naghahanap ka para sa 11/11 sale. Sobrang dami ng TWS ko dito sa table kung makikita niyo yung view ngayon. Pero hindi tayo magre-review ha. Again, tuturuan ko kayo kung ano yung mga dapat niyong pag-isipan kung mamimili kayo ng TWS earphones. So tara, tingnan natin yan after this intro. Na bago natin simulan ng lahat, guys, gusto ko lang malaman nyo na meron tayong vouchers both for Lazada and Shopee. Ilalagay ko po dyan sa description box para to sa 11/11 sale. Isasuggest ko na rin na sundan nyo yung Facebook page ko kasi baka ilagay ko din doon yung mga voucher code. So I guess paunahan na lang para sa mga unang makakuha and makagamit ng voucher code para sa mga mag-check out sa 11/11 sale. Both on Lazada and Shopee to ah. But anyway, eto na, pag-usapan din natin yung TWS earphones or true wireless earphones and kung ano nga ba dapat yung mga pag-isipan mo kung namimili ka. So of course, pinakauna dito, wala nang paligoy-ligoy pa, yung budget mo. Magkano ba yung hangganan or limit ng budget mo? Let's say na 1,000 pesos lang yung sinet mo na budget, doon pa lang, magkakaroon ka na ng idea kung ano yung mga dapat mong pagpilian na TWS earphones. Pag tinasa mo naman ng konti yung budget mo, let's say 2,000, 3,000 pesos, or maybe even 5,000 pesos, na sobrang mas dadami yung choices natin. And of course, andito na yung mga quality choices. Pero don't worry guys, dahil kahit nasa 1,000 pesos lang yung budget natin, or sabihin natin maybe 1,500 pesos, makakahanap pa rin tayo ng magandang quality na true wireless earphones tulad ng Heyloo. And then meron din tayo ng Redmi AirDots. Although sa experience ko, pag masyado namang mura ang pinili mo, medyo limited naman yung kakayahan ng true wireless earphones mo. Now, kung tatasan naman natin ng konti yung budget natin, I think ang sweet spot talaga is nasa 3,000 pesos. Nasa middle of the road tayo. Kumbaga, hindi masyadong mahal, pero hindi rin ganun kamura yung budget natin. Sakto lang talaga. So, yan po ang una nyo dapat i-consider. Yung presyo. Magkano ba yung willing ka na ilabas para makabili ng true wireless earphones. Next naman is, kailangan mo tingnan kung ano yung brand na binibili mo. Now, hindi ko naman sinasabi na maging brand conscious kayo, pero dito kasi sa mundo ng true wireless earphones, sobrang daming brands na nagsisisulputan. As in, sobrang bagong mga companies galing sa China. Yung durability is isang malaking bagay yan. Nireview mo, maganda nga yung tunog, pero yung durability hindi pala ganun kaganda. After a few months, after a few years, sira na pala agad. So, kailangan mo ulit magpalit. So, minsan nakasalalay talaga yung quality sa brand. So, hindi naman all the time ibig sabihin na maganda yung brand name, maganda din yung quality. Minsan sumasablay din yung mga big brands, but of course, nandyan yung guarantee na meron tayong warranty na makukuha kung kinuhanan mo ay kilalang brand. Now, additional information lang guys, hindi mo kailangan kumuha ng same brand sa phone mo. Although, merong advantages pag kumuha ka ng same brand sa phone mo. Usually kasi yung mga phone brands, of course, para mabili yung brand ng true wireless earphones nila, nilalagyan nila ng extra features pag pinair mo sa phone brand. For example, Samsung to Samsung, Apple to Apple, and then syempre yung tunog is mas optimized para dun sa software nila. Pero hindi nyo kailangan na kumuha ng true wireless earphones na same brand sa phone nyo. Kasi meron ako sobrang good example dito, isa sa mga favorites ko, ito yung Edifier TWS NB2 Pro. Isa sa favorites ko to kasi sobrang bilis niya mag-pair regardless kung ano yung phone mo. So wala siyang problema when it comes to pairing. Yung tunog niya well optimized for all the phones na na-test ko. So ito yung nagpapatunay na hindi mo kailangan kumuha ng true wireless earphones na the same brand sa phone na gamit mo. Next naman is yung design. Ano ba yung gusto mong klaseng design? Gusto mo ba yung medyo futuristic yung itsura? Madami tayong options. And then kung gusto mo medyo basic lang or simple looking, tulad nitong Redmi Buds 3, pwede mo rin tingnan yan. Pwede mong gawin as an option. And then kung gusto mo yung mga maliliit lang, eto, meron din tayong Tranya M10. Meron tayong Earfun Free Pro 2. So, sobrang dami talagang options, guys. Sobrang dami nyo pwedeng pagpilian. And I think one of the best stores yung Digital Walker when it comes to true wireless earphones kasi ang daming choices na pwedeng makita sa store nila. And then, of course, ang mas maganda dahil may mga physical store sila, pwede nyong i-claim yung warranty sa store nila just in case na masira yung earphones nyo. Kung naghanap naman kayo ng other sellers pa ng true wireless earphones na baka wala sa Digital Walker,
Pwede nyo rin i-check out yung Gadget Z. Iiwan ko dyan sa link sa description box yung store nila para ma-follow nyo just in case na meron kayong hinahanap na true wireless earphones na wala sa Digital Walker. And if hindi nyo makikita talaga in person yung TWS earphones na gusto nyong bilhin, I suggest panoorin nyo yung mga videos kasi minsan yung fit ng TWS earphones eh baka hindi sakto sa tenga nyo. So baka masyadong malaki or baka naman masyadong maliit, mas malaki yung chance na mahulog siya sa tenga nyo. Next is the biggest one, I think, is yung sound quality. So ito yung isa sa pinakamahirap na aspect ng pagpili ng true wireless earphones. Ano nga ba yung tunog ng earphones na tinatarget natin? So dyan nagpapasok yung mga user reviews as well as yung mga pro reviews. But basically, magkakaroon kayo ng idea kung gano'ng kalakas or kahina yung true wireless earphones based on the driver size. So ito, makikita nyo sa Tranya M10, 14.2 millimeters yung driver niya, which is big. So mas malaki ang chance na mas marami kang marinig na tunog or instruments pag mas malaki yung driver. Kahit sa amin sa mga tech reviewers, usually meron tayong anticipation na, uy, mataas yung presyo, hopefully maganda yung tunog, and then when we listen to it, nako, medyo muddy yung bass niya, hindi ganun kaganda yung bass, hindi ganun kalinaw, and then magugulat kami minsan na dito sa mas mura, eh mas maganda yung tunog. So, hindi mo madedetermine base sa presyo kung gano'ng kaganda yung quality ng tunog. Dahil depende pa rin sa pagtimpla ng mga brands dun sa true wireless earphones nila. But again, ito, tingnan nyo dito. Meron tayong 12mm driver and then 14.2mm driver. So most likely, mas malakas yung tunog nito kesa dito. And makikita nyo naman, obviously, mas malaki yung M10 kesa sa T10. And ito pa, subjective din yung tunog. Minsan, meron sa inyo bass head, so gusto nyo talaga na bass heavy. Pero for the casual listeners, I would highly recommend na humanap kayo ng more balanced na tunog. Para medyo neutral, medyo flat lang yung tunog. So pwede nyo ma-adjust yung equalizer. And then next is yung microphone. Now, yung microphone quality, depende na lang kung gagamitin nyo for calls yung true wireless earphones nyo. Hindi pa ako nakahanap ng true wireless earphones na sobrang ganda ng sound quality ng mic. Tingin ko medyo hardware limitation na rin to kasi sobrang liit lang ng mga true wireless earphones, so medyo limited yung quality ng microphone na pwedeng mailagay natin sa ganung klaseng form factors. And then next naman, kung gagamitin mo yung true wireless earphones mo for gaming, watching movies, eh kailangan mo tingnan yung latency. I know, sobrang nakakaano, di ba? Gusto mo lang naman ng earphones na mapakinggan, pero bakit kailangan mo pang matutunan tong mga latency na to? But that is important kung gusto mong seamless yung experience mo kung manonood ka ng movies and maglalaro ka ng games. Pero for watching movies or streaming YouTube videos lang, usually hindi naman big issue yung latency kasi yung mga modern true wireless earphones eh kaya namang mag-produce ng almost low latency when it comes to viewing experience or watching media. Ang problema is when it comes to gaming. Kasi sa gaming, makikita mo talaga dyan, mahalata mo yung pagbaril mo, pumutok na yung baril mo, hindi pa tumutunog agad yung gunshot. So I suggest manood kayo ng mga videos ni Kenneth Tanaka and maybe kay Gameski. I'm not sure if gumagawa siya ng latency test, pero si Kenneth Tanaka, magaling yan, masipag gumawa ng latency test. And minsan, gumagawa din si Top Down Tech. So check out yun yung Top Down Tech, gumagawa ng true wireless earphones review. And then lastly naman, pero baka pinaka-important to para sa iba sa inyo, battery life. So, dapat nyong tingnan yung battery life, yung battery capacity, and how many times pwede mong i-recharge yung earbuds mo or true wireless earphones mo sa loob ng case. And how long does it take to charge? So, yung mga factors na yan sa mga reviews and user experience mo lang talaga makikita, get something that will give you about 4 to 8 hours. So, depende talaga yan sa usage, depende rin sa volume mo, depende kung paano mo ginagamit yung true wireless earphones mo. Depende yan, baka meron pang active noise cancellation yung earphones mo, mas mabilis ma-drain. Now, kung ginagamit mo naman at full volume, of course, mas mabilis din ma-drain. And then sa recharging naman ng case mo, eh mas maganda kung mas maraming beses mong ma-recharge sa case. I think 2 to 3 times is good enough. And then next naman is punta tayo sa mga other features. Ito medyo subjective na, depende na lang sa taste nyo. So,
meron din tayong controls. Meron tayong touch controls, capacitive control, or buttons. And then, depende din yan sa brand kung merong volume control. Minsan, may mga brands na walang volume control sa earbuds nila. Kailangan mo manually i-control sa phone mo or sa device na nakakonect yung earphones mo. And then, kung gusto mo naman ng active noise cancellation sa earphones mo, eh, usually, mas mapapamahal ka, mas mataas yung presyo ng earphones na hahanapin mo. And then, meron pa water and dust proof. So, usually naman yung mga earphones na pwede natin gamitin for exercise ay water resistant, so sweat resistant sila. Kung gusto mo na higher protection, kunyari gusto mong mag-swimming na gamit yung earphones mo, eh, tingnan nyo rin, dapat IP68 or IP67. So, para sa mga users na gustong gamitin habang naliligo or habang nasa swimming pool, whatever, ano ba yung trip nyo, eh, tingnan nyo kung merong IP waterproof rating or water resistance rating yung bibilihin nyo na earphones. Now, siguro ang pinaka-importanting tanong dito at the end of the day, kung bibili ka ba ng sobrang mahal na earphones, sulit ba yon? Para sa akin, hindi. Pagdating kasi sa earphones, meron tayong tinatawag na law of diminishing returns. Ibig sabihin na, habang nagbabayad ka ng sobrang taas na na presyo, eh, nagdi-diminish na yung benefits na pwede natin makuha sa produktong yon. Na nag-a-apply ito sa maraming bagay, pero dito sa True Wireless Earphones, eh, makikita mo agad yan na di porket nagbayad ka ng 10,000 pesos or more para sa, kunyari, Apple AirPods, eh, mas maganda na sobra yung tunog kumpara sa 5,000 pesos na earphones. So for me, it's best to spend just the right amount para sa True Wireless Earphones nyo. So again, depende yan sa budget nyo. Kung ano yung mga kailangan nyo talaga sa True Wireless Earphones nyo, active noise cancellation, kailangan nyo ba talaga yan or hindi? Kung hindi naman, manap kayo ng mas maganda na option. Pag-isipan nyo mabuti kung ano yung mga features talaga na kailangan nyo. And yung sound quality naman, very subjective. Pero panoorin nyo yung mga full review na ginagawa ng mga tech reviewers kasi nandyan yan para makatulong talaga sa inyo. And by the way guys, most of the True Wireless Earphones na nakikita nyo sa table dito, ipapag-giveaway natin yan sa mga top fans natin, maybe 1 or 2 per month, depende. So make sure na very active kayo sa Facebook page ko para magkaroon kayo na chance na mabigyan nitong True Wireless Earphones if ever kailangan nyo lang naman. Anyway, hanggang dito na lang po tayo. Kung na-enjoy mo yung video na to at nakatulong sa'yo, please give it a thumbs up, subscribe ka sa channel ko at i-hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo!